Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so medyo na-miss ko talaga kayo. Konti lang na-upload namin for the past few weeks kasi madami kaming ginagawa. Pero ngayon, makakasigurado po kayo na maghahabulin namin. At saka, ngayon, nandito yung family member na gusto malaman kung ano ang pangyayari. So, hindi ko pa alam kung ano ang ipapakita ng mga baraha. So, handa na kayo. May dala silang gamit. Yan, hindi ko lang ipapakita yung picture. Kasi nag-request sila na blurred. So, titingnan natin. Ilang taon to? Parang bata pa. 31 po. So, ulitin ko sa mga makakapanood nito, hindi po hula ang ginagawa ko. Ito po ay depende sa cards na mabubunot nila. And for the record, anong oras kayo nandito tayo? 7 a.m. po. 3 a.m. umalis na po ako ng Pampanga. Ah, nagka-Pampanga kayo. So, 7 a.m. nakapila na sila ate. Time check, alas 4 na. Alas 4 28, na, di ba? 4:28. 4:28 na, ngayon ko lang sila na-reading. Kasi ang dami, mahaba po talagang nakapila dito. Kagabi, mga 11 ng gabi may nakapila na. Tsaka hindi po ako lumalabas ng kwarto pag nagre-reading ako. Kasi nga, medyo nakaka-drain din ng energy. So ngayon, handa ka na ate. Sabi ni ate, napapanood lang daw niya ako dati. Dati, Miss JB, ako makatulog pag hindi ako nanonood. Ay, talaga. Kahit isa o dalawang story. Minsan gumabagsak ko lang yung cellphone sa mukha ko. Sabi ko, sana sa amin di makaharap kung kita eh. Nagmakaawa lang po ako, Miss J, talaga nung may nangyari na sa family. O, huwag ka muna magkwento ka. Tingnan natin. Okay. Kasi mas magandang wala talaga akong alam. Okay. Titignan natin kung ano ipapakita ng baraha. Ang dami kong client ng taga Pampanga, taga Cavite, ayun lagi yan. Sila po sa Rizal pa sila nang galing. Rizal? Ang mga kapatid ko po sa Rizal. Ah, okay. Lalo nag-meet halfway lang kami sa Cubao. Malapit lang ba yan sa Halahala? Malayo po. Antipolo po sila. Ang ano yan. Malapit. Malayo po. Halahala. Malayo yung Halahala. Kasi nakapunta ko ng Halahala eh. Marami din magagandang ano sa Halahala. Meron akong client dati. Pumunta kami ng, in-invite kami for sa Halahala. Kasi nga yung nakita ko dati na magkakaroon siya ng resort. Ay, nagkaroon siya ng resort sa Halahala. So, handa ka na ate. Apo. Ngayon, bago tayo mag-start, ate, may papakita muna ako sa'yo. This is happiness and love life. Yan. Happiness, love, life, at peace. Kakilala, malapit sa puso. This one is traveling distance, grow. Ganyan, harvesting. This is big amount of money. May kinilaman to sa property, pera, malalaki, ganyan. Tapos ito, this is a bad luck card. Lahat ng masasamaan dito. Plano, barang, kulam, palipad hangin. Basta lahat nandito yung masasama. Ngayon, titingnan natin kung makikipag-communicate pa yung family member ninyo. Excuse me, ano ba yan? Lord. Parang bigat ng dibdib ko. Now, ate, I want you to focus.
I want you to pick one. Thank you, so this is you. Cut the cards into three. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Okay, before I open natin yung cards natin, mag-ask muna tayo ng guidance. Okay. Pag may king, dito na lalabas siya na yan. So, ikaw to, ate. So, he's at peace. Tinanggap niya yung pagkamatay niya. Pero dito, may number 3. May pera. Medyo naguluhan ako sa first cards niya. Pero eto, pakita mo sa akin. Subukan ko tumawid, tiha. Medyo nahirapan ako sa cards na to kasi magulo. Actually, magaan yung cards pero naguluhan ako nung tinitingnan ko. Kasi this is 7 of Hook Diamond. 7 of Hook Diamond, positive money yan. So, sure money. So, 7, ibig sabihin ng 7 hook kasi. So, maaring bigla ang kuha, mga ganyan. Pero dito kasi may emotion, tapos may happiness and love, life, at peace. So, at peace na siya. And may number 3 kasi dito. Parang pinapakita sa akin, involve ang money at saka relationship. But I'm not that sure pa. Titingnan natin kung ano ipapakita ng susunod na baraha. Kasi, honestly, medyo naguluhan ako ngayon. Magaan siya, pero may twist ang pinakita ng baraha sa akin. Gusto ko pwede pumalaman yung meaning ng flower, yung queen na nabunod. Ikaw yun, ate. So, aura mo yun. So, yun yung aura mo. Maganda tanong yun. Kasi that's your aura. Ikaw yun. Ginagamit ko kasi energy mo. So, your queen of flower, ang representation niyan, ate, is bloom ka. Pero since a flower ka, ang mga flower kasi sensitive at saka emotional ka, yan yung character mo. Basta ikaw yung queen of flower, tandaan mo yan. Cut the cards into three. Parang alam mo yung dito ko, parang sabog. Yung hindi ko alam kung, hirap ako magsalita kasi parang kanina pa ako parang tingil, parang hindi ko alam kung pinalo ba yung mukha ko or pinasabog ba yung mukha ko. Basta medyo nagnanumb. Pero titingnan natin. Namamanhid siya. Kuha ka atin ng 9 cards of total. Medyo kinikilabutin ako.
Okay, titignan natin, ha? So, sa first cards na pinakita, first sets of cards na pinakita, is, yun nga, may involved na pera, tapos may relationship. Ngayon, titignan natin. Susubukan kong makatawid pag hindi pa masyadong clear ang baraha. O, bani ulit. So, ibig sabihin, si kuya may hawak na pera. Okay, teka lang, wait lang ha. So, this is the second time around. Bakit kinikilabutan kayo? Kinikilabutan sila ate, pati din ako. So, at that moment, nung time na yun, may hawak na pera si kuya. Pero titignan natin kung pera ba talaga ang dahilan. Money. Okay. Malinaw. So, number 3 is third party involvement. So, ito ay inside job. Nagkataon na si kuya ay may dalang pera. So, maaring selos to. Kaya lang may kasamang robbery. Pero, ang pinakita sa akin is maaring misleading yung robbery. Pero ito kasi, subukan ko makatawid din. Okay. Kasi di pa niya pinakita sa akin kung ano ang cause of death niya. Pero dito po may hawak siyang pera. Number 3 kasi is third party. Tapos ito maaring hindi ko alam kung maaring may ano kasi may nakita kong para may hawak na baril. So, titingnan natin. Subukan ko makatawid, ha? Actually, ate, sa pagtawid talaga gusto galing sa inyo. Kasi ang iiwasan natin dito na baka sabihin na ay drama lang yan ni Miss J. Pero since na gusto ko din makita ang pangyayari. Titingnan ko, ha? So, at least dati pinapanood mo lang ako. Ngayon, experience mo na. Nakita ko na siya. Nakita ko siya naglalakad sa parang opisina. Kunin mo yung pera. Bumaba siya. Huwag ka siya tumaan. May nag-aabang sa'yo. Sinusubukan ko siyang pigilan. Hindi ko siya mapigilan. Tuloy-tuloy siya. Lumaba siya. Nasa harap kami ng opisina. May lumapit. Uy, ate. Pinaril siya sa mukha. Pinaril siya sa mukha, ate. Hindi ko kaya. Malapitan ang pagpatasan sa mukha.
Meron po, Miss J. Under, ano na po, gumugulong na po. Nito na po, April 20. Bago lang. Bago lang po. Hindi ko na balita sa TV. Parang medyo okay ni confidential kasi. Eh, make sure na naka-blurred to, ha? Public place po, totoo po. Lahat na sinabi ni Miss J. Lahat na nakita sa BGC po, sa opisina. Sabi, robbery hold up. 563,000 kinuha sa kanya. Iti-deposito sana eh. Hindi. Pasahod po ng employee eh. Inside job. Oh my God. Inside job. Sabi, tama yung kutob natin. Pababalikin ko kayo ngayong Friday. Make sure na may tatawid sa inyo. Kaya pala naglanab yung mukha. Opo, binari siya dito. Isang-isang parila. Dalawang basyo po. Dalawang putok daw yung narinig. Sabi ng mga polis, dalawang basyo yung nakrecover. Pero dito yung... Ako tumagos po sa ulo, Miss G. Oh, kaya dead on arrival siya. Tinakbo siya sa St. Luke's. Una sabi, dead on arrival. Tapos na-revive po. Kaso hindi stable, kaya bumigay din siya ng 4, past 4 p.m. Exactly po nung pumasok kami dito. Ah, okay! 1:30 po siya binaril. Past 4 p.m. pa siya pumano talaga. So, pumasok kayo dito ng 4? Opo, sabi ko ni Rick. Ano? Tugma. Oh my God. May mga premonition din po eh, nung time na bago mangyari yun, tsaka nung nangyari na hindi pa namin alam. May mga pangitain po. Yung anak ko nagkwento sa akin, nung nakaburol na siya, nasabi niya, ma-morning, napanaginipan ko si Kuya. Close sila nung... Close po sila noon, nung yung anak ko. Napalaginipan ko, bag na maraming pera, tapos 420. Yung araw na baril, April 20. Ay, 420. Opo, kitang-kita niya sa bag, naka-engrave, naka-ano po yung 420 na number. Tingnan natin yung last cards. Tapos ako naman po. This is inside job. Sino po kayo? Tingnan natin. So, when you say inside job, maaaring kasama niya to sa office. Oh my God. Oh my God, buto ko rin yun eh. Tignan natin. Nagkataon lang talaga na may dala siguro siyang pera. Opo, kasi mamaya po i-expect ko lahat dito. Ang galing. Ang galing kung sinabi niya i-expect ko. Pati yung dito sa mukha yung tama. Cut the cards into three. Kaya hindi talaga mapakali. Sabi ko, kailangan namin makapunta sa'yo. Alam po, ikaw yung makakatulong sa amin. Salamat po. Salamat sa pagtitiwala. Ah. Kasi yung ibang family member po, hindi sila after sa mga ganito. It's okay. Ako lang talaga. Pwede niyo ipanood sa kanila to. Ako. Kuha ka ng last 12 cards. Make sure na i-blur natin sila. Pangalan ha. Kasi ongoing pala yung case na to. Malapas yung 7. Ang bumaril sa kanya is hindi lang isa or hindi lang isa ang pinapakita dito. So, dalawang katao. Number 3 is the party. 7 na po. Planado to, Tay. This is planned. Sabi ni... This is planned. Inobserbahan na to siya. Pero nakarinig ako kasi ng motor. Hindi ko alam kung nakamotor sila. Yung bumaril po, nakamotor daw. Nakarinig ako nakamotor. Tapos... may towel din ako nakita na nandito sa it's like basta nakalagay dito in hindi matanda ang gumawa nito. Jack representation of nasa 30 plus pababa lang to, so nasa 25 mga ganoon. And this is planned na. Hinaral na yung ano niya, kilos kasi niya. Ano po, yung HR po kasi yung pamamahalaan. So, usually, dalawa po silang nagde-deposito ng pera kasi tawid kalsada, banko na.
So paglabas ng company, tatawid lang daw yung bangko na, kaya tiwala na sila. Wala nang ganyan. Kasi ilang years na ba siyang ginagawa nito? Bago, mga 3 years na po yata siya sa company, pero bagong lipat lang po sila sa Taguig. December lang eh, bagong lipat. Opo, tapos sa dalawa sila lagi, yung best friend niya kasama niya na nagde-deposit. Bakit nung araw na yun, na mag-isa lang siya? Tsaka nangyari. Ace of Heart pa naman is happiness and love relationship, kakilala, malapit sa puso. Parang mahirap mag-itampo. Mahirap, pero nakakausap niyo pa ba yung kaibigan niya? Opo, yung best friend niya. Pero pag kinakausap ko nga po, nagtatanong ako, nag-investigate din, kasi tinitingnan ko siya maigi. Parang basta may something po, may nararamdam ako na kakaiba. Napapaisip ako ng masama, ng hindi maganda sa kanya. Alam ko yung kasalanan niya, pero sabi ko, iba yung kutub ko. Parang napapagdudahan ko si yung best friend. Yung mga, may chance bang madadala mo siya sa akin? Iyan po, yung tao na yon. Kung kakausapin ko po siguro siya, hindi ko sure po, Miss J, pero tatry namin kung haharap siya. Actually, yung gamit ko lahat ng pamangi ko, kasi sa barak sila lahat nakatira, yung ate ko po, yung mami nitong batang to, binigay lahat. Wala siyang kinuhang gamit. Binigay niya lahat kasi siya daw yung best friend, siya daw yung nagpasok sa office. Iniwan na lahat sa kanya yung mga signature lahat, branded na mga gamit. Ito kasi may pera na siya. May savings na siya, nakakabili na siya ng mga branded. Pati yung e-bike niya, yung motor niya, binigay niya lahat. Pati si CJ. Dalawa po sila. Po si HRC na pareho. Mahirap kasi mag-ano, pero kung may chance na madala mo siya dito, mas maganda din siya ang tatawid. Ayan. Kung papayag siya. Ay, doon akong kilala din niya ako, pero sana mali tayo. Diba? Paano po misi kung di siya pumayag? Alam na. Question mark yun. Patayo niya, no? Bakit kung wala ka namang tinatabong, di ba? Sasubukan natin ang magagawa natin. Sasubukan natin. Pero, as much as possible, huwag niyo muna ipanood yung video natin. Kasi nagbanggit kayong pangalan, di ba? Mahirap din yun. Pero kung madadala niyo siya sa akin, mas maganda. Huwag niyo lang sabihin na magpaparig kayo or what. Yung wala siyang idea. Yung ganun. I don't know kung kilala niya ako, pero sana madala niyo siya dito. Susubukan po namin siya. Ah. Opo. Nung, so, kailan ba yun? Nung 9 days po. Nagtirik ako ng candle dun sa pintuan namin. Nag-pray ako. Tapos yung, syempre yung candle puti. Expected ko puti yung luha. Yung matutunaw, papa. Naging dark. Parang sunog? Opo, dark green. Parang dark green. Ano yan? Parang sabi ko, parang hindi malungkot siya. Malungkot? Yun yan, mabigat. Dito kasi nag-Ace of Heart siya. So, possible kasi yan is malapit sa kanya. Ano po yung third party na binabanggit mo? Hindi ba sa relationship? Ah, posible kasi to. Ito kasi si Kuya is ang malapit din kasi siya sa gustuhin din siya sa same-sex relationship kasi. I don't know kung alam niyo to, pero yun nga napikita ko. And sa ngayon, itago niyo muna yan. Handa akong tumulong sa inyo. Pababalikin ko kayo ng Friday. Magdala kayo ng taong kasama ko sa pagtawid. This Friday po? This Friday. So, sino na contact niyo? Sabi ko nga po sana, yung brother ko na rin sana, kaso natatakot siya. Kailangan buo ang loob, ha? Ayaw mo. Ikaw buo. Pag-isipan niyo mabuti. We have a couple of days pa naman. So, for sure, napapanood mo naman siguro yung mga pagtawid, di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Okay? So, maraming salamat sa inyo. And God bless you. Magsindi lang kayo ng puting kandila bago kayo umuwi. Ayan.
Okay daw kayo si Ma'am. Tanggap na po niyo, Miss G. Yes, kasi nag-ace of heart. Pero titingnan natin sa pagbabalik niyo. This Friday po. This Friday na. So, kung sino ang na-contact nyo, contactin nyo lang ulit na pinapabalik ko kayo ngayong Friday. Okay? Okay? So, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa mga Nostronautics worldwide. Ayan. So, kagaya ni ate, dati daw ay napapanood lang niya ako. Ngayon, nakaramdam siya ng kilabot dahil na-experience niya mismo. So, titignan po natin ang mga susunod na pangyayari sa muli naming pagtatagpo ngayong Friday. Maraming salamat po.